lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sanyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabungang. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang taong sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos, upang kayo ay matubos. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kaniyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Sirafonika. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kaniyang anak. Subalit, sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at narat na niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo, ito ang ikalawang pagkakataon na si Jesus ay pumasok sa isang bayan ng mga hentil,
Ibig sabihin po nung mga Hentil, sila yung bayan na hindi kasama doon sa pinaghaharian ng Diyos. Hindi sila yung bayang pinili ng Diyos. Hindi sila kabilang sa mga angkan na mga Hudyo na binigyan ng mga kautusan. Sila yung mga Hentil na nasasakop ng mga Roman colonizers o yung mga Hellenistic culture na naniniwala sa iba't ibang pamahiin, iba't ibang kaisipan, kaya hindi sila kasali. Sa kaniyang pagpunta doon sa bayan ng Tiro, ay mayroong isang sitwasyon. Yung bang sitwasyon na akala natin ay napakasimple, pero sitwasyong magpapakita ng tunay na pananampalataya ng tao. Dahil nga sa si Jesus ay nakikilala na sa buong bayan, kahit na siya ay magpunta sa bayang hindi naman sakop ng pinaghaharian ng Diyos, siya pa rin ay nakilala ng babaeng ito, ng inang ito, na nagpatira pa at lumuhod kay Jesus na pagalingin o palayasin ang espiritong umaalipin sa kaniyang anak. Dalawang katotohanan ang ating makikita sa Ebanghelyo. Una, gagawin ng ina ang lahat para sa anak. Dahil sino ba naman siya para pakinggan ng isang Jesus na hindi naman siya kabilang na sa dapat na kaniyang pagharian? Pangalawa, ang pananampalatayang meron ang babaeng ito ang nagbunsod upang pakinggan ni Jesus ang kaniyang hiling. Ang usapan nila na tungkol sa tuta ay hindi pag-iinsulto, dahil sabi niya na ang pagkain ay dapat sa mga anak at hindi dapat itinatapon sa mga tuta. Yung mga tuta dito sa Ebanghelyo ay sumisimbolo sa kanila na mga taong hindi pinaghaharian ng Diyos. At si Jesus ay ipinadala para iligtas ang bayang Israel. Pero sa ating Ebanghelyo, ipinakita ng babaeng ito na kahit namumo ay kinakain din ng mga tuta upang makibahagi sa kaligtasang iyan. Kaya doon nakita ni Jesus ang malalim na pananampalataya ng babaeng ito, at siya ngayon ay pinakinggan ni Jesus at pinalayas ang masamang espiritong umaalipin sa kaniyang anak. Para kang titingnan natin ay napakasimple. Hindi po. Makikita natin doon sa disposisyon ng ina o babaeng ito ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Ang tunay na kahulugan ng pananampalataya ay nag-uugat sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang pagpapakumbabang yan ang ipinakita ng babaeng hindi naman siya dapat naroroon, pero pinakinggan ng Diyos dahil sa authenticity. Yun bang pagiging wagas ng kaniyang paniniwala sa taong ito, sa Jesus na ito, sa Nazarenong ito? Bagamat hindi siya kabilang, siya pa rin ay umaasa na siya ay papakinggan, at ito na nga ang nangyari. Ano ang ating kaugnayan sa Ebanghelyo? Saan natin nakikita ang ating mga sarili sa Ebanghelyo? Napakasimple po.
kakaiba tayo o kakaiba ang karamihan sa pananampalatayang meron ang babaeng ito. Bakit po? Hindi siya nagbigay ng kondisyon. Napakasimple but malalim na pananampalataya kay Kristong ito na mapapagaling niya ang kaniyang anak. Karamihan sa atin ang nagbibigay ng kondisyon sa Diyos. Ano po yung mga kondisyon na yon? Palagi kong naririnig. Pagalingin lang ako sa aking sakit. Maglilingkod na ako sa poong Nazareno. Magkaanak lang ako. Kada Biyernes na akong pupunta sa Nazareno. Magkatrabaho lang ako. Lagi akong magbibigay ng donasyon sa Nazareno. Tayo yung nagbibigay ng kondisyon sa Diyos para pakinggan ang ating panalangin. Which is not proper. Hindi tayo magdidikta sa Diyos. Hayaan mong makita ng Diyos ang kawagasan ng iyong pananampalataya. Hayaan mong pakinggan ka ng Diyos dahil wagas ang hinihingi mo sa Kanya. Hindi yung humihingi ka dahil ito lamang ang gusto mo at ito lamang ang komportable sa iyo. Ang Diyos palagi ay titingin sa intensyon ng puso upang makita niya ang kawagasan ng pananampalataya ng tao. Sana katulad ng babaeng ito, tayo ay magpatira pa sa ating poong Jesus Nazareno. Tayo ay lumuhod at humingi ng awa at habag na sa ating ipinagdarasal, pakinggan niya ayon sa tibok, ayon sa intensyon ng pusong meron tayo ngayon. Sana ang lahat ng ating kahilingan ay bigyan ng Diyos ng kasagutan. Kung ang puso natin ay wagas, ang Diyos ay tunay na hahampas ng kaniyang biyaya at pagpapala. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hentil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging daluyan ng awa, kapayapaan, at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan sa Diyos ng pag-ibig at awa.
Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami ay maging iisang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa. Upang mapalakas kaming mga mahihina, ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus ang Diyos na patuloy na nagpapagaling. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ be safe. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At itsobo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Announcement, kung kayo ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na protection laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inasamba ka namin, inipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, tinarangal ka niya amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,